Nagpa-responde na sa pambansang pulisya mga biktima ng pangaharas at pananakot ng online lending app. Ang ilan sa kanila, pinagbantaan umano ang kanilang buhay at pinadalhan pa ng kabaong sa bahay. Report mula kay Mark Gabriel. Dahil sa mga bayarin sa ospital ng kanyang tatay, nahikayat si Cherry na umutang sa online lending app. Bukod sa wala masyadong requirements, akala niya nung una ay maliit lang ang tubo. Pero nang subukan niyang humiram ng 5,000 piso, nagulat siya sa laki ng interes. Pag-download ko pala, hindi ko alam na 7 days pa lang pala siya. Tapos sa interes, halos 30% kasi sa 5,000 na inutang ko, 2,700 lang yung nakuha ko. Tapos pagdating ng 7 days, babayaran ko pa rin siya ng buong amount, principal amount. Sa sobrang pangangailangan, umabot daw sa 20 lending app ang kanyang nautangan at nagpatong-patong na ang interes. Nang hindi na siya makabayad, dito na raw siya nakatanggap ng banta sa buhay. Nakasalubong ko po kasi sila paglabas ko ng bahay, tapos sabi nila, andyan ba si Cherry, kukunin namin yung bangkay niya. Sabi nila may dala silang kabaong, pero hindi ko na po nakita yung loob ng sasakyan. Pagkatapos po nagpadala ng funeral service, dahil sa payo na rin ng mga kaibigan ko, lumipat na po ako ng tirahan. Isa lang si Cherry sa 50 biktima ng online lending app na nagtungo sa Campo Crame para magpasaklolo sa PNP Anti-Cybercrime Group at maghain ng reklamo. Ilan sa mga biktima ay OFW na napilitang umuwi sa bansa matapos makaranas ng pangaharas. Isa na rito si Paula na umuwi mula Singapore dahil sa sobrang kahihiyan. Meron naman akong pamilya dito na dito po yung address ko sa Pinas. Inuna po nila magpadala sa amo ko. Tapos ang contact person ko po is yung asawa ko, pero hindi nila kinokontakt. Yung amo ko po yung kinontak nila, tinawagan, tinetext, ganyan po. Tapos ayun po, hanggang sa kinausap ko na po yung amo ko na uuwi na lang po ako para isettle ko po yung utang ko. Kasi po hindi na po talaga ako makatulog. Tapos nahihiya na rin po ako sa amo ko. Ayon sa United Filipino Global, aabot na sa 100,000 ang biktima ng online lending app, kabilang na ang mga OFW sa iba't ibang bansa. Dahil sa hirap ng buhay noong pandemya, napilitan silang lumapit sa online lending app at ngayon ay baon na sa utang at nakakaranas pa ng pananakot at panggigipit. So ngayon ang gusto namin is mag-mass filing para po may epekto talaga at they promise us naman with the Chief PNP Benji Acorda and General Samona, they promised us a result ASAP. So this is what we are looking for, and tomorrow we'll also have an appointment with the Security Exchange Commission because they are part of the solution sa problema ng ating mga kasamahan. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga pulis attaché ng iba't ibang bansa na may mga OFW na biktima at nangako naman daw ang mga ito na tutugunan ang kanilang reklamo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.